Narito ang pinakabago at pinakamalalaking balita sa mga oras na ito mula sa PNA Headlines. Nagsimula na ngayong araw ang balikatan exercise sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Naglalayo nitong mapabuti ang interoperability sa pagitan ng dalawang bansa. Mahigit 5,000 sundalong Pinoy habang nasa 12,000 mula sa Amerika at mahigit 100 sundalo ng Australia ang lalahok sa joint military exercise na magtatagal ng 2 linggo. 11 bansa ang nagpadala naman ng mga taga-Masid. Kabilang sa mga inaasahang aktibidad ay isang live fire drill sa South China Sea, gayon din ang mga pagsasanay na may kaugnayan sa seguridad na pandagat. Magpapakitang gilas din ang mga armadong barko ng Philippine at US Navy. Inaasahan sa pamamagitan ng balikatan ay maaabot ng AFP ang layunin nitong maging isang world-class armed force. Nakatakdang magbawas ng singil sa kuryente ang kumpanya ng Meralco ngayong buwan ng Abril. Ayon sa Meralco, may bawas na 0.118 sentimo kada kilowatt-hour sa magiging bill ngayong buwan. Katumbas ito ng 24 na piso na bawas sa kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour, 35 pesos sa kada 300 kilowatt-hour na konsumo, 47 pesos kada 400 kilowatt-hour at 59 pesos kada 500 kilowatt-hour. Bunso duman ito ng pagbaba ng generation at transmission charge sa wholesale electricity spot market at mga power supply agreement. Naka-alerto ang Office of Civil Defense OCD sa panganib na maaaring idulot ng bagyong Amang. Ayon kay Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV, tagapagsalita ng ahensya, maaaring manatili o tumaas ang alert status ng National Disaster Risk Reduction Management Operations Center. Dagdag pa rito, magsasagawa ang OCD ng pre-disaster risk assessment upang matukoy ang status ng alerto at mapaghandaan ang mga lugar na maaaring maapektuhan ng nasabing bagyo. Patuloy namang magbabantay ang OCD upang makapagbigay ng mga alerto at update ukol sa lagay ng panahon. 8 sa 10 Pilipino ang nagpahayag ng suporta sa pagbabalik ng Mandatory Reserve Officers Training Course o ROTC sa kolehiyo. Batay sa ginanap na survey ng Pulse Asia, 78% ang pabor sa pagbabalik ng Mandatory ROTC. 13% ang hindi pabor at 8% ang neutral. May mga nagsabi naman na kaunti lamang umano ang kanilang kaalaman tungkol sa nasabing usapin. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagsuporta sa mandatory ROTC ay ang paniniwalang nagtuturo ito sa mga kabataan ng disiplina at responsibilidad. Naniniwala rin ang mga sumusuporta sa panukala na makatutulong ito upang maihanda ang mga kabataan para ipagtanggol ang bansa at magturo ng mga kasanayan sa pamumuno. Samantala, naniniwala naman ang mga hindi sumusuporta dito na pag-aaksaya lamang ito sa oras ng mga kabataan na dapat sana ay ginugugol sa pag-aaral. Dagdag pa nila, magiging instrumento ito ng pag-abuso sa kapangyarihan ng ilang mga pinuno at opisyal. Tiniyak naman ni Senador Sherwin Gatchalia na maglalagay sila ng mga safety nets ukol dito. Magtatalaga rin naman o ng Complaints Committee ang bawat entity ng ROTC na siyang tatanggap ng mga reklamo at mag-iimbestiga sa mga paratang ng pag-aabuso, karasan at katiwalian. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.